Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tinalikdan ang Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo at bumaling kayo sa ibang mabuting balita. Ang totoo'y walang ibang mabuting balita, lamang may mga naniligalig sa inyo at nagsisikap na baguhin ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Maging kami o isang anghel man mula sa langit ang mangaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balitang ipinangaral namin. Pakasumpain siya. Sinabi na namin at inuulit ko, kung may mangaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balitang tinanggap ninyo, pakasumpain siya. Ngayon, nangangahulugan bang ang hinahangad ko'y papuri ng tao? Hindi. Ang papuri ng Diyos ang hinahangad ko. Sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Kung iyan lamang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. Ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, na hindi katanan tao ang mabuting balitang ipinangaral ko. Hindi ko ito tinanggap mula sa tao, ni itinuro sa akin ng tao. Si Jesucristo ang nagpahayag nito sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pangako ng poon natin, lagi nating gunitain. Pangako ng poon natin, lagi nating gunitain. Buong puso siyang pasasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang. Napakadakila ang gawa ng Diyos, pinanabikan ng lahat ng lingkod. Pangako ng poon nati, lagi nating gunitain. Ang gawa ng Diyos, matuwid at tapat, at maaasahan lahat niyang batas. Ito ay lalagi at di magwawakas, pagkat ang saligay
totoo, tapat. Pangako ng poon natin, lagi nating gunitain. Kaligtas ay dulot sa mga hinirang, may ipinangakong walang hanggang tipan. Banal at dakila ang kanyang pangalan, at pupurihin pa magpakailan paman. Pangako ng poon natin, lagi nating gunitain. Magsitayo na po ang lahat. Aleluya, aleluya, bagong utos ani Kristo, mag-ibigan sana kayo katulad ng pag-ibig ko sa inyo. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang mababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong pag-iisip, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Gawin mo iyan at mabubuhay ka. Sa hangad ng iskriba na huwag siyang lumabas na kahiyahiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumaan din ang isang levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binusa ng langit at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop, dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan dumukot siya ng 2 denaryo. Ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus, ang nagpakita ng habag sa kanya. Tugon ng eskriba, sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka't gayon din ang gawin mo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at magandang umaga sa inyong lahat. Mga kapatid, natural sa ating mga tao na ituring lang na kaibigan yung mga gusto nating ituring na kaibigan. Pero in the same way, ganun din naman yung ginagawa natin. Kung gusto nating ituring kapwa ang isang tao, meron tayong certain standards, meron tayong mga criteria kung ituturing ba natin na kapwa ang isang tao. Sa ating ebanghelyo, narinig natin ang kwento ng mabuting Samaritano. Ang konteksto ng kwentong ito ay malalim. Hindi naman natin pwedeng sabihin na isa lang siyang estranghero, napadaan at tumulong. Pag sinabi nating Samaritano, pwede nating sabihin yan ay yung mga talagang hindi
tinuturing na kapwa ng mga Hudyo. Ito yung mga Samaritano, meron tong common belief sa mga Hudyo, pero tinuturing sila ng mga heretic na mga Hudyo. Tinuturing silang in a way kaaway. In other words, talagang hindi nakikipagkapwa sa kanila ang mga Hudyo. Pero sa ating ebanghelyo, narinig natin sa kwento ng ating Panginoon, merong tatlong napadaan, yung dalawa, yung isa saserdote, yung isa levita. Ang saserdote, yung pari ng kanilang mga sinagoga at ng templo. At ang levita naman, ito yung nag-aayos ng templo. Ibig sabihin, itong mga ito ay yung mga related sa religiosity, sa kanilang relihiyon. Pero we have to take note din na hindi talaga nila maaaring tulungan ang taong ito dahil kapag nahawakan nila yung dugo, ituturing sila na hindi na malinis. At dahil dyan, hindi sila makakapasok sa templo. Pero ang Samaritanong ito na itinuturing nila na hindi nila kapwa-tao, hindi kasama sa kanilang bayan, ito pa yung tumulong sa taong ito. Inalagaan, dinala sa inn, binigyan ng 2 denaryo yung may-ari o yung nagbabantay doon sa bahay panuluyan. At pag sinabi nating 2 denaryo, ang katumbas noon ay halos ay 2 araw na sweldo noong mga panahon na yun. Ibig sabihin, kung magbabayad ka ng 2 denaryo sa bahay panuluyan, pwede ka nang magstay doon sa loob ng halos 1 buwan. Meaning, ganun kalaki yung malasakit at kabutihan na pinakita nung Samaritano na iyon. Meaning, ganun ang ibig sabihin ng pakikipagkapwa. Ngayon din, pinagdiriwang natin o ginugunita natin ang Our Lady of the Holy Rosary. Nagbibigay pugay tayo kay Mama Mary bilang ating ina ng mahal na Santo Rosario. At ito ay pagunita sa Battle of Lepanto noong 1571, noong sasakupin na ng mga Turkish ang bahagi ng Europa. Pero ang ginawa nila, nag-alay sila ng Rosario sa Roma at nanalo sila sa laban. And they attributed this victory sa mahal na ina. At tinawag yun na Our Lady of Victory. And fast forward, 1960s, under Pope Paul VI, tinawag na itong Our Lady of the Holy Rosary. At pagka nagdadasal tayo ng rosaryo, nagbibigay tayo ng bouquet ng rosas kay Mama Mary at sa ating Panginoong Hesukristo. At sa pamamagitan ng pagdarasal, ng pamamagitan ng ating mahal na ina para sa atin, pinapakita ni Mama Mary yung kanyang pagiging kapwa sa atin. Pinapakita niya yung pakikipagkapwa niya sa atin sa pamamagitan ng kanyang panalangin. At ito din naman yung mensahe sa atin ng ating mga pagbasa at ng ating ginugunita ngayon. Ang pakikipagkapwa, supposedly, ay walang pinipili na relihiyon, pinipili na lahi, pinipili na kung gaano kalapit sa iyo yung isang tao. Ang pakikipagkapwa o ang tunay na pakikipagkapwa ay walang pinipiling kahit na ano. Pero kahit na sino, kahit saan, tinatawagan tayo na maging kapwa sa iba, lalo na sa mga higit nangangailangan. Dahil ang pagiging kapwa ay pagiging Kristiyano. Nawa, sa pagpapatuloy ng ating buhay, tayo ay maging tunay na kapwa, regardless sa kung sino ang nangangailangan ng ating pagiging kapwa. Dahil ang pagiging kapwa ay pagiging tunay na Kristiyano. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa ating Ama sa tulong ng makapangyarihang pamamagitan ng Birheng Maria, Reyna ng Banal na Rosaryo.
Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Tulad ni Maria, naway pagnilaya ng simbahan ang misteryo ng buhay at pag-ibig ng Diyos na nahayag kay Kristo at sa mga pangyayari ng ating panahon, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Sa halip na tustusan ng mga bansa, ang kanilang mga sandatang pandigma at pangwasak, naway higit nilang paglaanan ang mga kagamitan para sa pagtataguyod ng kapayapaan, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Kaisa ni Maria, tayo naway magpatuloy sa pananalangin at pagsisikap na matupad ang plano ng Diyos para sa ating kaligtasan, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Sa pamamagitan ng makainang pangangalaga ni Maria, ang mga may sakit at nagdadalamhati, naway makatagpo ng paghilom at paglubag ng kalooban, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Ang mga yumaong tapat sa Panginoon, naway magtamasa ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin para sa rosaryo at sa mensahe ng kapayapaan na hatid ni Maria sa aming mundo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming mapagmahal, gawin mo ang mga alay na aming hain ang siyang maghanda upang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo na aming gunugunita sa mga banal na misteryo bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinararangalan ang mahal na Birheng Maria, bukod mong pinagpala sa babaing lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritung Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig
ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa panganib, ako'y iingat.
kasulatan. Kanino ako masisindak matatakot kung ako'y lagi nasa piling na? O Diyos, pakinggan mo ang aking tawag at sa aking maawat mahabag. Buhay ko ay pagkantaan, buhay ko ay pagkantaan sa'yo pa rin magtitiwala kailanman. Ang Panginoon ang aking tanglaw, sa panganib ako'y matatakot kung ako'y lagi nasa piling niya. Ang Panginoon ang aking tanglaw, sa panganib ako'y matatakot kung ako'y lagi nasa piling niya. Announcement. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sa makabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Paris Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, sa pagtanggap namin sa banal na pakikinabang, inihahayag namin ang pagkamatay at pagkabuhay ng anak mong banal. Kaming nakikiisa sa kanyang tiniis ay marapatin mong makasalo sa kasiyahan at kaluwalhatian sa langit. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mahabaging Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinuho ka namin, aral mo aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narahal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inilalahat ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inilalahat